Jesus, ikaw ang nagbigay ng pangako walang hanggan. Pangako mo. Ito pong Easter, yung resurrection ng Panginoon, ito po yung ikatlo sa kanyang Paschal mystery. The first is his life, no, ang kanyang buhay. Pangalawa po ang kanyang kamatayan, the death, and the resurrection of the Lord. Okay. The resurrection gives color and meaning to the life and death of our Lord and Savior Jesus Christ. Do you agree? Kung wala ang muling pagkabuhay na maguli, walang kwenta yung buhay at pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. At wala ring kwenta ang ating pananampalataya. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, no? Babasahin po natin ang talata dito po sa 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo ay 16 hanggang 17. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Ayun, napakalinaw. Kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Hesukristo, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. No? That is the core of the kerygma or the proclamation of the good news that Jesus is risen from the dead. No? Sino po sa inyong naka-attend ng salubong? Okay? Ano yung kinakanta doon ng anghel? Regina Celi Leitare. Merong part doon, no? Resurrexit, sicut, dixit. Sa Tagalog, no? Si Jesus ay nabuhay na maguli ayon sa kanyang sinabi. No? Jesus is risen from the dead as He said. Bakit ko po ini-emphasize? Because yung binabanggit na as He said is very, very significant. Napagnilayan niyo ba yon? What is the significance of that? Kung ano ang sinabi ni Jesus ay nagkakatotoo. Amen? Amen. Kaya kapag sinabi ni Jesus, no, na pinatawad kayo sa inyong mga kasalanan, manampalataya kayo dahil yan ay totoo. Amen? Pag sinabi ng Panginoon na papagalingin niya kayo, panampalatayanan ninyo dahil yan ay totoo. Dahil yon ay napatunayan niya sa kanyang muling pagkabuhay. Jesus is risen from the dead as He said. Walang sinabi ang Panginoong Jesus na hindi matutupad. Isa na lang po sa kanyang mga propesiya ang hindi pa nangyayari. Lahat po naganap na maliban sa isa. Ano ho yun? Ang kanyang muling pagbabalik. The second coming. Isa na lang ang hindi pa natutupad sa sinabi ng Panginoong Jesus. Sumasampalataya ba kayo na si Kristo ay babalik na muli? Amen. Amen. Sapagkat kanyang sinabi. Amen? So yun po ang core ng Easter proclamation, no? Na nagbibigay kulay, na nagbibigay kabuluhan sa kanyang buhay at kamatayan. Kaya po nandito na po tayo ngayon sa dakong ito ng ating liturgical calendar na tinatawag na Easter. Bakit ganun po ang aking pambungad na salita? Sapagkat tayo po ngayong gabi ay mag-aaral tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Noong mga nakaraang sandali, ang ating pinagninilayan ay tungkol sa kanyang inang si Maria, Mariology, no? Bilang paghahanda natin sa pag-aaral sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag doon ay Christology. At napaka linaw po, no? Ang una nating pag-aaralan ay ang kanyang pagka-Diyos, His divinity. Alam po ninyo
Noong ang Panginoong Jesus ay nangangaral, no, kapiling niyang mga apostol, naniniwala na sila ng Panginoong Jesus ay Diyos. Pero the deeper realization, no, yung talagang mas matinding pagkaunawa, ay hindi naganap nung siya'y buhay pa. Sapagkat marami niyang may agam-agam pa eh. Di ba? Maging kanyang sariling mga apostol, iniwan siya nung siya ay dakpin at nang siya ay ipako sa krus, isa lamang po ang natira. Si Pedro, itinatwa siya. Si Judas, ipinagkanulo siya. Bagamat, meron na silang paniniwala sa mga sinasabi ni Jesus at isa dyan ang katotohanan na siya ay Diyos, pero yun po ay hindi pa perpekto. The deeper realization of Christ's divinity happened only when? After His resurrection. Alright? Ang Panginoong Jesus po ay tunay na Diyos sapagkat ang Diyos lamang ang nagbibigay buhay. Amen? Amen. Hindi tayo pwede magbigay buhay sa sarili nating kapangyarihan, kundi Diyos lamang. Kaya po ang Panginoong Hesukristo, sapagkat siya'y nabuhay na maguli, sinasabi natin, binuhay siya ng Ama, ang Espiritu Santo, binuhay siya by enlivening His dead body, but the Lord Jesus Himself had the power to give life to Himself. What does that mean? Because He is God. Kaya nga po yung resurrection is a Trinitarian event. Anong ibig kong sabihin nun? Lahat po ng tatlong persona ng Espiritu ng Diyos ay may kinalaman sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung Diyos Ama, binuhay ang kanyang anak para patutuhanan na si Kristo ang sugo ng Diyos, ang Mesiyas, ang Kristo. No? Ang Espiritu Santo naman, siyang nagbuhay sa Panginoong Hesukristo. Because the Holy Spirit is the Spirit of life. No? He gives life. He vivifies the body of Christ. No? Alright. But the Lord Jesus Himself has the power to give Himself that life. Basa, Jes 17 ng Juan. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Iniaalay ko ang aking buhay. I lay down my life. Ngunit, ito ay aking kukuning muli. I have the power to lay down my life. I have the power to take it up again. Sinabi yun ng Panginoong Jesus. May kapangyarihan siya na kunin muli ang kanyang buhay. Sino po sa inyo, kapag namatay na, ay pwedeng buhayin ang sarili? Taas ang kamay. Sasambahin ko. Oh. Wala. Oh. Si Kristo. That is proof of His divinity. Alright? At ito po, ang kanyang pagka-Diyos ay lubusang naunawaan ng mga apostol nung siya'y mabuhay na maguli. Katunayan, ang isa po sa mga kauna-unang nagproklama na siya ay Panginoon at Diyos ay yung hindi pa natin inaasahan na tao dahil siya ay may pasubali, may agam-agam, si Tomas. No? 20:28 ng Juan. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. No? Nung nagpakita sa kanyang Panginoong Jesus, pinakita ang sugat sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran at sinabihan niya si Tomas, idaiti mo ang iyong daliri sa mga sugat ko. Oh. Huwag ka nang magkaroon ng agam-agam pa o pagdududa, kundi ikaw ay manampalataya. Anong sagot ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Yan ay sinasambit din natin, di ho ba? No? Kapag sa misa, kapag na-consecrate na yung tinapay at yung alak naging katawan at dugo ng Panginoong Jesus,
sa ating isipan, anong sinasabi natin? My Lord and my God. Alright. So that happened on that first Easter night that Thomas, no, confronted with the reality of the risen Savior, proclaimed that Jesus is his Lord and his God. No? Hindi lamang niya sinabi that Jesus is Lord and God. Hindi po. Anong sinabi? My Lord and my God. Oh. There is a personal element in it. Jesus is not just some abstract Lord or abstract God. He is our Lord. He is our God. He is my God and your God, my Lord and your Lord. That was the proclamation of Thomas the Apostle in the first Easter night. Alright? Next, kaya po, bilang katotohanan na ito ay bahagi, no, ng kerigma o ng proklamasyon o pamamahayag ng ating pananampalataya, ito po ay binabanggit sa Gawa 2:26 na kung saan si Kristo ay binabanggit na ginawang Panginoon at Kristo in the context of the resurrection, in the context of Easter, sapagkat may kabuluhan ang ating pananampalataya na si Kristo ay Panginoon. Basahin po natin 2:26 ng Gawa. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Oh, di ba? Ang Panginoong Jesus ay nagdusa, namatay, no? Sapagkat siya ay pinarusahan at ipinapatay ng kanyang sariling liping Israel. Ang sabi ni Pedro, talastasin ninyo na itong Kristong ipinahahayag namin, kailan yung pagpapahayag na yon? Matapos na siya'y mabuhay na maguli, ay ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya po, nakasentro ang ating pananampalataya, no, doon sa katotohanan na itong Kristong hiniya, itong Kristong pinaslang ay siyang Panginoon at Kristo, God's anointed one and our Savior. Do you claim it? Amen. Jesus is our Savior. Pag sinabing Savior, tagapagligtas. We do not have any other Saviors. No? Wala tayong ibang kinikilalang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid kong Kristiyano, ngayong gabi, napaka-importante ang ating panayam sapagkat ito ay may kinalaman sa kung sino at ano ang Panginoong Hesukristo na ating manunubos, ang ating tagapagligtas. Naniniwala ba kayo that the true knowledge of Christ is necessary for salvation? Okay? Do you agree? Ang tunay na kaalaman o karunungan tungkol sa Panginoong Hesukristo ay kailangan para tayo maligtas. Sapagkat kung yung Kristong kilala mo ay hindi yung tunay na Kristo ng Ebanghelyo, baka yung Kristo mo ay Kristo ng sabungan. Amen? Ibig sabihin, hindi mo ikaliligtas. Maraming mga Kristo ang naglipana. Maraming mga bulaang propeta ang pakalat-kalat sa ngayon na iba yung kanilang itinuturo tungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi nyo ikaliligtas yon. Very important na makilala natin ang Panginoong Hesukristo. Sino yung tunay na Jesus na taga Nazaret na ating Panginoon na tagapagligtas? Dahil kung mali yung ating pagkakakilala sa Kanya, mga kapatid, nanganganib ang ating
kaligtasan. No? Kaya ngayong gabi, pagsisikapan natin sa maikling panahon na maalaman ang Kristong totoo ayon sa Ebanghelyo, sapagkat yan ay kinakailangan upang tayo'y maligtas. Sa ating pananampalatayang Katoliko, batay na rin sa mga talataan ng salita ng Diyos, ipinakikilala ang Panginoong Hesus na tunay na Diyos at tunay na tao. Iisang persona. Ang personang yan ay Diyos. Alright? Yun po ang ating basic premise. There is one divine person, two natures, human and divine. Okay. So, ulitin ko ho. One person, ano yung person na yun? Divine person. Because that person is the second person of the Blessed Trinity. Ilan ang kalikasan? Dalawa. Human nature, divine nature. Therefore, Jesus is true God and true man. Okay. Alam nyo ho, maraming mga pananampalataya ang nagkakamali. Meron dyan hindi nila tanggap na si Kristo ay totoong Diyos. Meron naman hindi nila tanggap na si Kristo ay totoong tao. Either way, mali. Amen? Kasi ang katotohanan, si Kristo ay Diyos na totoo, taong totoo. Iisipin ho ninyo, sasabihin ninyo sa akin, parang napaka-abstract naman nun. Ano naman ang kinalaman nun sa aking kaligtasan? Abay, napakalaki. Kapag hindi nyo sinampalatayanan na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, maling Kristo ang sinasampalatayanan ninyo, hindi ninyo ikaliligtas. Mga kapatid, pag nilaya ninyo, nung nagkasala ang ating unang mga magulang na si Eva at si Adan, sino po yung kanilang ginawa ng kasalanan? Ha? Yung Diyos. Alright? The one that they offended is the absolute supreme being, God. Anong klase ng dignidad meron ng Diyos? Is it a finite dignity? Or an infinite dignity? Infinite. Because God is infinite. Mantakin niyo ho yung ginawa ng katampalasanan ng tao. Diyos. Napakataas ng karangalan ng Diyos. Oh. Sino ho sa inyo dito ang gustong sumampal kay Noynoy Aquino? Taas ang kamay. Oh, may maraming nagtataas. Aray, buti na lang. Wala. Okay. Bakit ko nasabi yon? Kapag ikaw ay sumampal ng pulube, baka nga hindi ka makulong eh. No? I-try ninyong sampalin ng presidente. Tingnan natin kung anong abuti ninyo. Oh. Ibig sabihin, yung degree ng ating pananagutan ay may kinalaman doon sa dignidad ng taong ginawa natin ng kasalanan. Eh, ang ginawan po ng kasalanan ng tao ay Diyos. Oh, napakataas po nun. Di malirip na karangalan. Niyurakan ng tao. Mababayaran ba ng tao? Ano sa tingin ninyo? Kahit na po lahat kayo dito sa Children of Light Community, pugutan ng ulo. Magdanak ng dugo. Lahat ng taong nabuhay, ibuwis natin ang ating dugo, ay hindi po tayo makakabayad sa Diyos. Amen? Amen. Why? Because our dignity is finite. The dignity of God is infinite. Therefore, only God is equal to God. Kaya po, yung magbabayad ay dapat katapat sa karangalan ng Diyos. Entonces, dapat Diyos din
Amen? Amen. Eh, hindi naman yung Diyos ang nagkasala sa kanyang sarili. Amen? Sinong nagkasala? Tao. Eh, dapat tao ang magbayad. No? Mga kapatid, lubhang napakarunong ng Diyos. Lubhang napakagaling niya. Kaya ito pong napakahirap na suliranin kung paano babayaran ng tao ang kanyang pagkakautang sa Diyos ay nagkaroon po ng kalutasan. Ano po yung kalutasan na yan? God becoming man. Amen? Amen? Yun po ang iwaga. Si Kristo ay tunay, perpektong Diyos sapagkat ang kanyang karangalan ay katumbas ng karangalan ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Kaya niyang bayaran. Pero si Kristo ay tao sapagkat ang nagkasala ay tao at tao ang dapat magbayad. Doon po nakasali ang ating pananampalatayang Kristiyano. The answer to the riddle is the incarnation of God becoming man. Kaya nga po, ito ang binabanggit sa Juan Kapitulo 1, ang talatay 1. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ang salita mula sa pasimula ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. That is the second person of the Trinity. The Word. No? Anong nangyari? Versikulo 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Naging tao ang salita at nanirahan kasama natin. Yan po ang hiwaga ng incarnation. Yung salita na yon na naging tao, hindi nangangahulugan na natigil ang kanyang pagka-Diyos. Bagamat siya'y naging tao, patuloy pa rin siyang nananatili bilang Diyos. 1:18. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Narinig ho ninyo? O, nababasa ninyo sa mga Biblia ninyo, walang nakakakita sa Diyos maliban sa bugtong na anak. Yun yung nagkatawang tao sa versikulo 14. At ipinagpilita ng talata, siya'y Diyos! Amen? Amen. Diyan po nakabatay ang ating pananampalatayang Kristiyano. Alright. Ngayon, ito pong tagapagligtas na ito ay ipinangako sa atin. Gaya po ng na-discuss natin sa Mariology. Simulat sa pool. Nung nagkasalang ating mga magulang, ipinangako na siya ng Diyos. 3:15 ng Genesis. Kaya ng babae, laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ayun. Napakalinaw. Doon po sa binasa sa 3:15 ng Genesis, yan po ay isang sumpa. Sumpa kanino? Sa ahas, sa diablo. Pero yung sumpa na yan ng Diyos sa diablo ay pangako ng kaligtasan. No? Habang sinusumpa niya yung diablo, kasabay nun sa sumpang yon ang unang proklamasyon ng pagliligtas. Kaya ngayon ay tinawag na the first gospel. The proto-evangelium. The first proclamation of a good news. Eh kasi po nangyari nun, bad news yun eh. Nagkasala. Oh, pero yun po ang unang pagpapahayag na merong pangako ng pagliligtas. Ang babae at ang kanyang binhi. Yung binhing yon
ay ang ating tagapagligtas. Ipapanganak yan ng isang birhen. 7:14 ng Isaías. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Alright. No? A virgin shall conceive and bear a son. No? And you shall call his name Emmanuel. Right? Yung ipapanganak ng birhen ay Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Ang Diyos na sumasa atin. At ang Diyos na yan ay walang iba kundi ang tagapagligtas na ipinangako. Basahin mo kapatid ang hula ni Propeta Isaías 19:20. Ito'y magiging isang palatandaan na si Yahweh ay naroon at sila'y bibigyan niya ng tagapagtanggol kailanmat sila'y dudulog sa panahon ng pag-uusig. Magpapakilala si Yahweh sa mga Ehipsyo at siya na may kanilang kilalanin, sasambahin at hahandugan. Gagawa sila ng mga sinumpaang pangako kay Yahweh at ito'y kanilang tutuparin. Okay. Tagapagtanggol, no? Sa ibang salin, tagapagligtas. Babasahin ko po dito sa isang salin ng Biblia, sa Isaías 19:20, sa ang Biblia. At magiging pinakatanda at pinakasaksi sa Panginoon ng mga hukbo sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y magsisidaing sa Panginoon dahil sa mga namimighati at magsusugo siya sa kanila ng isang tagapagligtas at isang tagapagsanggalang at kanyang ililigtas sila. No? May ipinangako ang Diyos na isang tagapagligtas. Yung tagapagligtas pong yun ay walang iba kundi Diyos din. Dahil ang tao ay hindi pwede magligtas sa kanyang kapwa tao. No? Sa Isaías 35, ang versikulo po ay 4. Tingnan po natin dyan sa salin ng Magandang Balita Biblia. Ito ang sabihin sa pinaghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Sino yung darating na magliligtas? Ang Panginoong Diyos. You see? Yun ang sinasabi sa hula ng banal na kasulatan. Yung darating na magliligtas, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kaya nga si Kristo ay ang Diyos na sumasa atin, ating tagapagligtas. Babasahin ko sa English 35:4 ng Isaiah. Say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance. Even God with a recompense, He will come and save you. Sa Tagalog, inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y mga pakatapang, huwag kayong mga takot. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may panghihiganti, may kagantihan ng Diyos. Siya'y paririto at ililigtas kayo. Personal. Diyos mismo ang magliligtas. No? Personalmente, ika nga sabi sa Kastila. Kaya po, sapagkat sinasabi na yung Diyos mismo ang paririne at magliligtas sa atin, tayo'y pinaghahanda. Kaya nga po, sapagkat Diyos mismo ang personal na magliligtas sa atin at paririne, no? Pinaghahanda po ang kanyang bayan. Sabi po sa Amos 4:12. Basa. Kaya mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng inyong Diyos. Pinaghahanda ang Israel o ang kanyang bayan, no? Sa ibang salin, sa 4:12 ng Amos, ganito po ang pagkakasulat. Babasahin ko po mga kapatid.
Sa wikang English, sa King James Version, "Therefore thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel." Kaya lang po, nung pagpahito ng Diyos, tulog ang Israel. Ang gising lamang, yung mga pastol sa Sabsaban, nauna pang nakaalam, yung mga foreigners, yung mga mago. Diba? Yan ang nakakalungkot, ano? Hindi nila nasalubong. Alam mo, ginagamit ko kasi yan pang-Advent. Hindi naman Advent ngayon, Easter. Okay. Anyway, so yun po. Saan daw magmumula ang Mesiyas? Mikas 5:2. "Bethlehem, Ephratah, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una mula pa noong unang panahon." O yan. Yung tagapagligtas, yung manunubos, ay manggagaling sa Bethlehem. At ito'y naisakatuparan sa ating Panginoong Jesus, sapagkat ayon sa Mateo 26, siya ay ipinanganak, no, sa Bethlehem. At yung hula na yun ni Propita Mikas ay binanggit sa Mateo 26. May binabanggit yan na ang pinagmulan ng manunubos, ng magahari, magiging pinuno ng Israel, ay magbubuhat mula pa nung una, mula sa walang hanggan. Sino po ba ang galing sa walang hanggan? Diyos, no? Okay, napakalinaw. Basahin mo, kapatid, 92 ng awit. "Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan." Okay? Ang Diyos lamang ang mula sa walang hanggan, sapagkat siya ay walang hanggan. Kaya yung Mesiyas na ipanganganak sa Bethlehem ay tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, lahat po yan na propesya sa lumang tipan, ang katuparan niyan ay ang Panginoong Jesus. Nabasa na po natin ang 1:1 hanggang 14, kailan po na isakatuparan ang mga pangako na yan sa lumang tipan? In the fullness of time. When was that fullness of time? No, ang Panginoong Jesus ay ipaglihi, no, at ipanganak ng isang babae, ng kanyang ina na si Maria, 4:4 ng Galacia. "Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng kautusan." Ayan. Pagdating ng takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ipinanganak ng isang babae. Importante ho yun. Bakit? Kasi kung si Kristo ay hindi ipinanganak ng babae, hindi ipinanganak ng mahal na Birheng Maria, magiging tao ba siya? Hindi. Kaya siya naging tao sapagkat sinong ipapako sa krus? Kung hindi siya naging tao, kaya niyo bang magpako sa krus ng isang espiritu? Hindi. No? Kaninong dugo ang ibubuhos? Walang dugo ang espiritu. Eh kung walang dugo na ibubuhos para sa ating kaligtasan, maliligtas ba tayo? Hindi. Dahil kung wala ang dugo, the precious blood of Christ, there will be no salvation for all of us. Dahil nasa dugo ni Kristo ang ating tiyak na katubusan. Colossians 1:14. "Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan." Okay. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng anak.
sa paanong pamamaraan. 9:22 ng Ebreo. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ayun. Oh, basahin nga natin uli, kapatid. Pahiram ako, ha? Importante nating malaman ito. Sa 9:22 ng Ebreo, ang sabi ng banal na kasulatan, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ibig sabihin, kung walang pagpapadaloy ng dugo ni Kristo, pagbubuwis ng kanyang dugo, pagdanak ng kanyang dugo, wala po tayong kaligtasan. No? Kaya very important po na siya ipanganak ng babae sapagkat siya'y naging kapatid natin. Buto ng ating buto, laman ng ating laman, dugo ng ating dugo. Alright? Ang Panginoong Jesus ay laging nagtatanong. Doon po sa Mateo 16:13, ganito po ang kanyang winika sa mga apostol. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ayan, nagtatanong, who do people say that I am? Who do people say is the Son of Man? Ibig sabihin, napaka-importante sa Panginoong Jesucristo kung ano ang sinasabi tungkol sa kanya. Ibig sabihin, napaka-importante ang doktrina patungkol sa Panginoong Jesus. Kaya po tayo tinatanong din, who do you say that I am? Sino ako sa paningin mo? Sino ako sa pananampalataya mo? Dahil dapat ang ating kasagutan ay tiyak. Dahil kung mali ang ating pagkakakilala, baka ibang Kristo ang ating pinaglilingkuran at hindi ang tunay na Panginoon ng langit at lupa. Ang sumagot dyan ay si Apostol Pedro. Ang sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Tinanggap yun ng Panginoong Jesucristo. Dahil yun ang tamang sagot. Dyan po sa kapitulo na yan ng Mateo, maraming mga sumagot. Ang sabi po ng iba, ikaw ay isang propeta. Ang sabi naman po ng iba, ikaw ay si Elias. O kaya si Juan Bautista. Anong tanong ni Jesus? Ikaw, sino ako? Who do you say that I am? Sumagot si Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Friends, sisters, and brothers, maraming mga tao, iba-iba ang kanilang katugunan sa tanong na ito ni Kristo. No? Ginagawa nila si Jesus na isang radical reformer. Ginagawa nila si Jesus na parang basahan. Ginagawa nila si Jesus na isang tao lang. Ang iba naman, Diyos lang. Ang iba naman, isang marunong na tao, a wise person. No? Kung ano-anong mga sagot sa katanungan na yan. But there is only one correct interpretation, opinion, kagaya ng sinabi ni Apostol Pedro. He is the Christ, the Son of the living God. So ngayong gabi po mga kapatid, bagamat pagninilayan natin yung kabuuan ng katauhan ng Panginoong Jesucristo, I will first focus on His divinity, nung kanyang pagka-Diyos. No? Christ is a divine person. No? Siya ay isang persona at ang personang yan
ay Diyos, no? Divine person. Pag sinabing person, it answers the question, who? And Jesus answers, I. Right? Hindi niya sinasabing, we. Okay? I am one person. That's why if you call me Brother Mars, yes. Ako yun. Kay Kristo ganun din. There's only one I in Him. There are no we in Christ. Okay? Oh, there's only one person in Him. And that person is divine. The second person of the Blessed Trinity. Okay? Tingnan nga natin kapatid yung John chapter 3 verse 13. Walang umakyat sa langit kundi ang pumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Ayun. Si Kristo ay hindi nagmula dito sa lupa. Nagmula siya sa langit. Yan is an affirmation that He is the Word of God in John chapter 1 verse 1. Who became man in chapter 4, in verse 14. Siya namula sa langit. Sino sa inyong mula sa langit? Wala. Okay. Pupunta tayo sa langit. Amen? Oh, si Kristo lang bukod tangi galing sa langit, bumaba sa lupa, bumalik. Oh, ayun. Tayo pupunta doon. Amen. Susundan natin siya. Kasi yun ang kanyang pangako. Where I am, my servant also will be. Kaya mapalad tayong mga lingkod ng Panginoon. Susundan natin siya doon. Okay? And then, pakibasa kapatid sa John chapter 17 verse 5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Si Kristo, bago palikhain ang sanlibutan, taglay niya ng karangalan. Kaparis ng Ama. Dahil siya'y Diyos. Pero, anong ginawa niya? Nung siya'y nagkatawang tao, hinubad niya lahat ng kalwalhatian ng pagiging Diyos. Filipos 2:6. Na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Hindi siya nagpilit. Ibig sabihin, hinubad niya ang karangalan, ang karangyaan bilang Diyos. Patuloy ang basa kapatid. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Hinubad niya lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao. At namuhay na isang alipin. Ganyan po ang kababaang loob ng Panginoong Jesus. Can you just imagine, taglay mo ang kaluwalhatian ng Diyos, no? Ganun po ang kadakilaan ng ating Panginoon sa kanyang kababaang loob. Alright. So mga kapatid, sa susunod, pag-iibayuhin po natin yung pag-aaral natin tungkol sa divinity of Christ, no? And also His humanity, and then the hypostatic union sa ating susunod na pagninilay. Tatapusin ko lamang na merong mga tao na mali ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya napaka-importante yung ating pag-aaral. At pinaunahan niya na tayo, no? Sa Mateo 24:23-25, ganito po ang pagpapauna ng ating Panginoong Jesus sa atin. Pinaunahan tayo na daratal ang panahon na may mga magpapakilalang Kristo na iba sa Kanya. Basa. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o nariyan siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Ayun. Pinaunahan na tayo. We are warned. The time will come and has already come that there will be many false Christs
and false prophets and will deceive even the elect. Kaya nakakalungkot. Maging mga kakilala natin na marugdob, no? Sa gawain, sa simbahan, nayayakag at umaalis. Tumatalima sa ibang Kristo. Kaya manatili po tayo sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon, ayon po sa katuruan ng Santa Iglesia Katolika na nababatay sa salita ng Diyos. So mga kapatid, this is always a constant challenge to us, no? Lagi nating pagnilayan sa ating mga sarili ang katanungan ng Panginoong Jesus. Who do you say that I am? Sino ako sa iyong paningin? Sino ako sa iyong pananaw? Sana po, lagi po nating masasagot that He is the Christ, the Son of the living God. He is our Lord. And because He is Lord, we must follow Him. And because He is God, we must worship Him. And we are His servants. And as His servants, we must do everything to proclaim His Lordship over all creation in the midst of a corrupt generation. At bilang mga lingkod niya, tayo po ay may pangako. Where I am, my servant also will be.